Ayan, unahin po natin yung manok. Hayaan muna natin siyang magmantika. Gagawa tayo ng sariling mantika nitong manok para pampalasa sa ating sabaw ng sopas. Yan, kung makikita nyo, nagkakaroon na po siya ng konting mantika. Hayaan pa po natin siya para mas matrito pa yung ating pampalasa ng ating manok. Naman po natin ang pipituhin ay hotdog. Yan, depende po sa inyo kung ilang hotdog ang gusto nyong ilagay. Pero sa amin, mahilig dito sa hotdog, kaya limang big size ng hotdog yung aking ilalagay. Hayaan ko lang siyang matrito. Pagkatapos, pag naluto-luto na po yung ating hotdog, itabi natin sa side. At mag-isa na tayo. Lagay natin ang ating bawang. At ang ating sibuyas. Ayan lang po natin mag-brown ang ating bawang at sibuyas. Ayan. So, medyo brown na yung ating bawang at sibuyas. Pwede na natin siya paghalu-haluin. Tapos ilagay na rin natin ang ating gulay. Meron tayong mix na gulay na binili. Meron tayong bagyo beans, lagay na natin at saka ang ating carrot. Haluin. Tapos medyo lantahin lang natin mga 1 minute. At isusunod na rin natin ang ating repolyo. Yan, pagkalipas po ng isang minuto, ilagay naman natin ang ating repolyo. Medyo igigisa lang po natin itong mga sangkap ng ating sopas. Ang binili ko nga po pala ay mix na gulay na. Kasi sobrang mahal ng gulay. Ito po kasing mix na gulay na to. Isang balot niya is 20 pesos lang. Medyo ipilian nyo lang po siya. Lilinisan at makukumpleto na natin ang ating sahog sa ating sopas. Yung iba nga po pala ay naglalagay pa ng corn at hindi po ako nakabili ng corn, kaya kung gusto nyo lang, optional, kung gusto nyo maglagay ng corn, yun, maglagay na lang, maglagay din po kayo ng corn, pwede din po ito sa sopas at malasa po ang magiging kalalabasan ng inyong sopas. Ayan po, at ngayon, lanta na, pagkalipas ng isang minuto, ang ating mga gulay ay atin ang hahanguin. Ito na, kumpleto na yung sahog ng ating sopas. At lulutuin naman natin ang ating noodles o ang ating pasta. Ayan, hinango ko na po yung gulay sa sahog ng ating sopas at naglagay ako ng 3 liters na tubig. Ito rin po yung pinaggisahan natin ng ating sahog sa sopas. Para yung pinagmantikaan niya lumasa sa ating sabaw. Yung mantika ng ating manok.
At lalagyan na natin siya ng asin at paminta. Para paglagay ng ating pasta, ay magkaroon siya ng lasa. Hihintayin na lang po natin siyang kumulo at ilalagay na rin natin ang ating pasta. Bago po natin ihulog ang ating pasta, siguraduhin po natin na ang tubig ay kumukulo na. Ayan, at kumukulo na po ang ating tubig. Lagay naman po natin ang isang chicken broth. Ayan, kumukulo na po yung ating tubig. Pwede na po natin ilagay yung ating pasta. At haluin natin. Hayaan muna natin siyang kuluan ng mga 10 minutes. Ayan, habang kumukulo po yung ating sabaw sa ating sopas, haluhaluin lang po natin kasi baka dumikit yung ating pasta sa ilalim. Pagkatapos ng 10 minuto, check natin ang ating noodles kung malambot na. Ayan, medyo matigas pa po siya. Ayan, makikita nyo. Ayan, matigas pa yung noodles niya. Kaya mag-additional pa tayo ng 5 minutes. Patuloy lang natin siyang haluin para huwag manikit sa ilalim. Kung makikita nyo naman yung ating noodles pagkatapos ng 10 minuto ay lumaki na siya. Ayan. Hintayin lang po natin na medyo lumambot pa. Ayan po. Pagkatapos ng 5 minuto, ayan, pwede nyo nang tikman yung kumuha lang kayo na isang noodles tapos tikman nyo na siya kung okay na yung lambot sa inyo. Ito yun sa akin, pwede na po siya. Para sa akin, pwede na siya. Pwede ko nang ilagay ang evaporated milk. Lalagay ko na po siya. Tapos, ayan lang natin siyang kumulo ng 1 minuto. At lalagyan ko na rin po siya ng star margarine. Para mas maging makulay ang ating sopas. Ayan. Ang star margarine po ay pampalinamnam din. Tapos ilalagay ko yung kalahati ng gulay at manok na ginisa natin kanina. Yan, tapos haluin natin. Mas masarap sa sopas ang marami ang sabaw. Maganda siya ngayon kasi umuulan at papasok ang bagyong Julina. Walang hinto ang ulan kagabi pa. Kalipas ng 1 minuto, pwede na po natin itong iserve. Ayan, naglaga nga po pala ako ng egg. Masarap din kasi ang itlog sa sopas. Ayan, ito na po yung ating naluto.